Imagine tong unggoy na picture na to pwede mong mabili for 4 million pesos. Actually, ang hirap niyang ma-imagine kasi 4 million pesos ilang years worth of salary na yan para sa ibang tao. At bakit naman ako gagastos ng 4 million pesos para sa isang picture? Bili na rin ako ng bahay at iparenta mo tapos kumita pa ako, diba? Yung unggoy na picture na yon ay isang NFT or non-fungible token. Pero para maintindihan ang NFTs, kailangan muna natin maintindihan ang ibig sabihin ng fungible or fungibility. Ang ibig sabihin lang ng fungible ay kung gaano kadali ma-replace or kano kadali palitan. At pwede itong ma-apply sa kahit anong bagay. Gawin nating example ang pera ito. Isang 500 peso bill, ito ay isang fungible na gamit. Madali ito palitan, so pag ginastos ko ito, pinambili ko ng gamit, o kaya nawala yung 500 peso bill ko. Madali lang ito palitan pag nagtrabaho ako, tapos kumita ulit ako ng 500 pesos. Walang pinagkaiba yung bagong 500 pesos na makukuha ko dun sa ginastos ko na. Madali siyang palitan, ibig sabihin fungible siya. So syempre, ang opposite ng fungible ay non-fungible. Ibig sabihin, hindi siya madaling palitan. Ngayon, palitan natin yung sitwasyon. Sabihin natin, itong 500 pesos ay galing sa first sahod mo sa una mong trabaho. So, kung attach mo sa 500 peso bill na to at nagkaroon ka na ng emotional connection dito, kinoconsider mo pa siya ang pagpaswerte. So, ngayon, itong 500 peso bill na to ay iba na yung value pagdating sa'yo. Hindi na siya kaya palitan ng basta-basta 500 peso bill lang. Special to para sa'yo eh. Iba talaga yung first na 500 na natanggap mo. At yun ang ipig sabihin ng non-fungible at isa siyang unique na gamit. Mayan idugtong natin siya sa token, non-fungible token, isa siyang unique na token na walang katulad. Pero ang gulo pa rin kasi ng token pag-usapan natin yung mga digital assets na meron tayo. Ito yung mga assets natin online, mga videos na pinopost natin sa YouTube, mga pictures na pinopost natin sa IG or Facebook or music, pwede din. Pagdating kasi sa digital, madali itong kopyahin yung music, pwede natin i-reproduce to at ibenta illegally, pwede tayong mag-screenshot ng pictures natin online. Ano tayo magkakaroon ng something unique or special sa atin online kung lahat naman ay madaling kopyahin? Dito papasok ang NFTs at blockchain. Dahil sa NFT magkakaroon ng unique code ang kahit anong digital asset. Sasabihin na ng code na ito yung original version niya. At yung code na to ay nakastore sa blockchain. So lahat ng benefits ng blockchain ay makukuha ng NFT. Para sa iba, ginagamit nila ito pang flex online kasi afford nila bumili ng artwork at meron silang NFT na pagkamahal-mahal. Para naman sa iba, ginagamit nila ito para supportahan yung mga artist na gumagawa ng digital art. So dahil nga may NFT, pwede kang bumili directly dun lang sa artist kasi meron siyang code na sa kanya galing yung original. Para sa iba, investment siya dahil kung marami kayong nakapita na may value sa kanya, pwede siyang i-buy and sell. In short, pwede tayong magkaroon ng something unique online. At marami pa siyang uses na sa ibang video na lang, kaya like and follow for more.